Showbiz News Online. Viral ngayon sa mundo ng social media ang paglalantad ng relasyon nila Paulo Contis at Yen Santos. Kung mayroong kinilig, mayroon ding nagalit sa tila pag-amin ni na Paulo Contis at Yen Santos sa kanilang relasyon. Nitong weekend ay naispatan ang dalawa na nag-check-in sa isang hotel sa Mandaluyong matapos ang Gawad Urian Awards kung saan nanalo si Yen bilang Best Actress. Sa Facebook ay binati ni Paulo si Yen sa tagumpay at kaarawan nito. "Congratulations Lily Yen Santos. I'm so proud of you. Very well deserved. See you in a while." Unang post ni Paulo. "Happy birthday my best actress." Caption naman nito sa isa pang post kung saan ibinida niya ang mga photos ni Yen. Ngayon palang wala pa man nagaganap na pag-amin sa dalawa ay kumpirmado na ang hayagan nilang pagpapakita na may relasyon ng namumuo sa kanila. Showbiz News Online. Ayon sa pinaka-latest update sa kalagayan ni Bong Navarro, ngayong darating na November 28 Lunes, matatapos na ang 7 days quarantine ni Bong sa Taguig City Jail Male Dormitory, ibig sabihin dalawang araw na lang ay ipapasok na ito sa selda kasama ang ibang mga presong nakakulong sa Taguig City Jail. Ayon sa latest update sa petition for bail ni Navarro para ito makapagpiansa at pansamantalang makalaya. Natapos na raw ang hearing dito at hinihintay na lang daw ngayon ang resolusyon na ilalabas ng korte kung papayagan ba nila. Pinag-utos ng Branch 69 ng Taguig Regional Trial Court ang paglipat ng kustodiya ng komedyanteng si Bong Navarro mula sa detention cell ng National Bureau of Investigation patungo sa male dormitory ng DJMP habang naghinihintay ng desisyon ng korte sa kanyang petition for bail. Natanggap ng NBI ang order for transfer noong November 14 ngunit noong Lunes lang nagkabisa ang paglipat. Sa Facebook page ng NBI pinakita ang nakaposas na aktor na nakasuot ng maroon hoodie sweater sa ibabaw ng orange na kamiseta ng detainee ng Bureau. Nakasuot siya ng gray baseball cap at nakaitim naman.